Yun na, andito tayo ngayon sa Rap Sessions sa show natin. Sobrang hindi ako makapaniwala na nakasama ko siya ulit ngayon. Sobrang parang mami ko na rin siya. Ladies and gentlemen, ang nag-iisang Miss Lolita Carbon! Woo! Mami, sobrang saya ko po na, thank you. Na pinayagan niyo po ako. Naman. Alam mo naman ang mga kapwa artist, nagbibigayan, di ba? Ikaw, malaki ang tiwala ko sa'yo. Napakalaki ng tiwala ko sa'yo. Nung nirap mo yung himig ng pag-ibig, nawindang ang beauty ng lola mo. Hindi, talaga. Kasi, alam mo yung himig ng pag-ibig, napakasimpleng kanta na ginawa ko nung teenager pa ako. Napakasimpleng kanta. Pero mahirap i-deliver yon. Sabi nga nila, the simpler, mahirapan sila, no? Pero ang lakas ng loob mo. And thank you na nabigyan ng bagong anyo ang himig ng pag-ibig through your rap. Thank you po, Mami. Sobrang, nung una ko po kayo nakasama, hindi ako makapaniwala. Tapos tinanong mo ako nun, ikaw ba yung nagsulat nito? Wala nga. Tapos parang ako nangingig din yung tuhod ko. Sabi ko, oh my God, Lolita Carbon. Yan, sobrang ganun lang yung reaction ko. Ngayon, hindi ako makapaniwala. Sobrang saya ko na naging bahagi kayo ng buhay ko. Kasi po, para sa akin, tinetreasure ko yun. Yun yung bahagi ng buhay ko na pagdating ng panahon, makukwento ko sa magiging anak at magiging apo ko. Alam mo, grabe kang gumawa ng ng lyrics. Napaka-intense. Tapos, at the age of 17. Pero alam mo, anak, yung himig ng pag-ibig, ginawa ko yun na I was only 19. Wow! Oh, diba? Wow! Tapos syempre po, hindi lang po yun, kasi in-idolize ko rin po kayo, hindi lang po sa himig ng pag-ibig. Kaya sobrang naging proud ako dahil yun, yung kalpaligiran din po, isa rin po yun. Oh, ginawa namin ang Kuya Cesar mo yun. Opo, ni Mr. Cesar, yes, yung kalpaligiran. Usok! Yes! Ah, okay, usok. Okay. Eh, meron pa po akong isa, yung pagbabalik. Yun. Yun yung isa sa mga, talagang, napakasimple. Folk yun eh, folk. Pero, syempre, folk na, in a sense na, parang nasa 3/4 siya. Batang-bata pa ako noon. Oh. Mami, meron po akong isang tanong, Mami. Yung, kasi po, ngayon po, ngayon po, sobrang saya namin ng mga hip-hop artist. Niyo po sila, Mike Swift, na mga naghirap para sa hip-hop. Sobrang saya po namin dahil kahit paano po ngayon nabibigyan na ng pagkakataon yung hip-hop. Ano po yung masasabi niyo about doon sa hip-hop? Alam mo, tuwang-tuwa ako sa mga hip-hop or whatever you may call it, yung mga nag-rap. Na ibang genre ito na ini-express nila ang kanilang expression. Kasi they're not really into music, but they're into their lyrics, no? Ang mga apo ko, yan. Grabe, thank you talagang ibang genre ng rap, especially when they give respect mismo. Thank you din po. Thank you po. And God bless you. And that's very nice. Thank you so much. Yun lang po muna, hindi pa rin ako makapaniwala. Nandito ngayon si Lolita Carbon sa Rap Sessions. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Lolit. Sobrang maraming salamat po, Mami. Sobrang yun po. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na episode. Ako po si Pio para sa Rap Sessions. Lolita Carbon! Pio! Pio!